Hello, ako nga pala si Reverse Guys. So guys, ngayon panibagong video na naman. Pero bago ang lahat, please subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. And of course, don't forget to like this video guys. Tulungan nyo ako mapabot tong video ng 30 likes kung talagang supporter ko kayo, okay? And again, kung bibili kayo ng Axie, I suggest you use my donation code which is COACHREV. Okay, punta lang kayo na ang account settings sa may dashboard ninyo. And then type nyo doon COACHREV as a support na lang din sa ating channel. And aside from that guys, you can also use my BitGet referral code kung wala pa kayong BitGet kasi sa BitGet ako nagtitrade ng mga SLPs and AXS ko and of course nagkakopy trade din. So you can use my referral code sa BitGet 5G9M o kaya naman click nyo na lang yung referral link natin dyan para mas mapadali yung inyong paggawa na account. And meron pa kasi kayong mga rewards na up to $4,000. Okay, so pwede nyo makuha yung mga rewards na yun kung gagamitin nyo yung ating referral code. Okay, so maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa atin and ginagamit yung referral code natin kasi talagang malaki yun na itutulong neto sa ating YouTube channel. Mas namomotivate tayo na kumuha ng video. So going back na nga, ang topic natin ngayon ay ano nga ba yung mga axes na magiging meta and meta pa ba yung mga nakaraang Axie? Okay, yun yung topic natin for today. So, sagutin natin guys yung una nating tanong. So, ano nga ba yung mga Axies na magiging meta next time? So, mga Axies na magiging meta next time based on my observation and mga nalalaman, ang magiging meta next time ay mga possibly the beast. Okay, we have the beast guys. Okay, and then we have the bird and also we have the reptile. Okay, so actually dito reptile dust, sabi reptile natin. Ayan, reptile guys. So hindi yung tipo ng reptile na hiling-galing or yung tawag doon gecko, but yung mga reptile na more on poison type, okay? And yung mga beast and bird na more on AoE type. So sa madaling salita, ang magiging meta next time possibly ay mga AoE and poison. Though, wala pang confirmation since hindi pa rin naman natin alam if na-nerf ba or mababuff yung mga cards na to or mga cards ng AoE and tawag doon poison. Pero so far, wala silang naging nerfing. Yung mga nagkaroon lang ng nerf ay si Rosa and the Healing Galing. Now, ito na nga guys. So, meta pa ba si Surot at si Healing meta next time? Sadly guys, hindi na sila meta based on my opinion and based on what I know. No, kasi ang laki ng nerf na nangyari kay Surot and ang laki din ng nerf na nangyari kay Healing meta. Sobrang laki guys na to the point na may hirapan talaga yung mga tao na talunin sila. But sa tingin ko guys, papalag pa rin sila. Though meron na mga certain conditions na kailangang ma-meet. Hindi na yung sobrang easy win na kagaya ng dati na tipong spam, hiling-galing ka lang, magli-leaderboard ka na. This time around, kailangan mo na talaga ng konting adjustments sa iyong lineup and konting tweakings pa sa iyong mga cards. Okay. In terms of Surot naman, I believe guys na magiging meta pa rin siya. Or di naman sobrang meta but papalag pa rin naman. If nakabili ka na ng Surot, sa tingin ko, papalag pa rin naman siya, but hindi mo na siya kailangan pang partneran ng another Rosa or ng another sleep card. Bakit? Kasi, yung sleep card guys, minsan, kapag tatlong sleep card yung lumabas sa, tawag doon, sa draw mo, hindi mo na siya may utilize lahat. Since, if initial na lang gagana yung sleep card, itong si Rosa and itong si Double Talk. So, I believe guys na talagang if magiging meta man tong si Surot, magkakaroon din tayo ng konting adjustments with regards nga dito sa Surot natin. Especially sa cards, okay? We have the Earwing, mga ganyan. So, hopefully, ma-utilize natin yung mga ganon or makahanap tayo ng mga cards na ganon. Nang sa ganon, ay pumasok siya sa AoE meta or sa Poison meta. But yes, meron tayong video kanina na sinabi ko doon kung ano yung mga cards na mababuff and dapat ninyo yung tutukan. Now, Coach Rev, best time na po ba para bumili ako ngayon ng Axie? I believe guys na it actually goes into two condition. Goods pa rin bumili ng Axie ngayon, especially na kapag naglaro tayo ng Axie Origin, is makakakuha pa rin tayo ng mga rewards, okay,
especially moon shards. Kasi guys, yung mga moon shards na kunyari makakapag-craft tayo ng mga hindi ko pala 'to nakuha, no. Okay, dalawang araw pala 'tong hindi nakuha, sayang. So ito na nga, yun na nga 'yung sinasabi ko. So dito kasi guys, pwedeng-pwede tayo makapag-craft. Okay? So now, pag nakapag-craft tayo ng mga wait, muna tayo sa collection. Kapag nakapag-craft tayo ng mga magagandang runes and charms, okay, so pwede natin siyang i-disenchant next season. Okay, and now, yung mga madi-disenchant next season, guys, ay magagamit mo yung moon shards nun. Again, hindi mo na magagamit yung runes and charms, pero magagamit mo yung madi-disenchant na moon shards sa runes and charms. So, sabi nila, almost 10% daw ng mga nang mako-collect mong moon shard ay mababalik kapag naglaro ka this off-season ng Axie Origin. So, ayun. Kung gusto mo na makapag-ipon agad ng moon shard, kasi yung mga past cards, no, like the Surot, Healing Galing, pwede-pwede pa siguro, no, this off-season. And yan, yun nga. No, kasi advantage din na may disenchant ka agad or may moon shard ka agad. Kasi kapag nakuha ka ng Mystic na Axie, possibly, gamitin mo siya kapag suitable siya sa Axie mo, or pwede mo naman din siyang ibenta sa marketplace. So, magiging maganda guys yung flow na economy natin next season or sa official release ng Axie Origin. And yeah, kung ito naman, yung isa naman nating condition, no? Kung hindi ka naman tawag doon nagmamadali sa runes and charms, gusto mo malakas yung Axie mo kahit na wala kang runes and charms, I suggest na next season ka na lang bumili or prior to that season, okay? Kasi possibly magkaroon pa ng adjustments. Yun nga lang, no? Baka kasi makachamba ka. Ako kasi guys, bumili ako ito, ha. Share ko lang. Bumili ako nung off season. Okay? Bumili ako ng off season and ang presyo ng Surot that time is around 300 pesos. Now, magkano ang Surot? Though na nerf na si Surot, nasa around 1,000 pa rin siya. Diba? So, grabe yung naging trend. So, it's actually a risk na lang din, no? Risk taking. So, you can buy, tawag doon, budget price Axie for now, no? But also, guys, you may also, tawag doon, wait, diba? Nasa inyo naman yun, strategy nyo yun kung ano yung mangyayari. Or kung ano yung gagawin ninyo. So, ako, kung ako tatanungin nyo, Coach Rev, ano gagawin mo? Kagaya ng ginawa natin last time, no? Kagaya, tawag doon, we will buy budget Axies. Okay, I'll try to make a video about it kapag smooth yung transaction. Maybe kapag na-receive natin yung ating panalo sa AXS, sayang nga, hindi, yeah, basta sayang yung AXS natin na yun. Pero yeah, we will be buying a portion of that. Okay, I think bibili tayo ng 2,000 peso na team. And ipapakita ko yun sa inyo. And titingnan natin if magiging meta yun. No? And kung tatanungin nyo ako, Coach Rev, nag-grind ka pa ba? Yes, nag-grind pa ako pa Utikotek. But hindi na kasing grind ng dati. Kasi, tawag doon, napuyat ako nung nakaraang season. So, I'm trying my best right now para makabawi din sa tulog and sa pahinga. No? And focus din tayo ngayon sa paggawa ng video. Kasi hindi rin ako magawa ng video dati na sobrang pulido, ganyan, and sobrang detailed since nga nagmamadali din ako since meron pa akong 60 energy na pupunuin. And ayun, gusto ko lang bigyan syempre na shoutout si Ready Player daw, no, sa support na binigay niya sa atin and sa pagiging part ng kanilang guild. Sobrang solid. And yeah, looking forward pa ako sa more seasons na Axie Infinity. Again guys, gagawa tayo ng video why this is the best time to buy Axie. Okay, kasi dami na yun, dami ng, basta, abangan nyo yung next video. So, yun lang, buya. Hello, no, guys. So, ito na nga yung tutorial, no. Quick tutorial lang to, no. Ito yung pinaka-technical na talaga. So, kung umabot kayo sa punto ng video na to, swerte ninyo kasi malalaman nyo kung paano talaga mas manalo sa copy trading, okay? So, punta kayo ng copy trade, wait. Punta kayo ng copy trade dito. And then, ang pinaka-kinukuha ko talaga guys is si Owens. Okay? Si Owens tapos yung top 5. Okay? Yun lang. Okay? Huwag na kayong kukuha ng iba. Okay? Kaso yun nga lang puno sila. So, aabangan ko muna si Owens. Pero kapag mamaya-maya, hindi pa
G.C. Owens. So, kukunin ko na to si Closed Week. Kasi guys, si Owens talaga sobrang solid niya. Pero again guys, ang inaano ko lang ay $10 a day. Okay, $10 lang yung tawag dun. Kinakopy trade ko, no? And pwede nyo naman siyang manually close. Kumbaga, kung nagtitake profit na and ayaw pang mag... maganda na yung pasok no, or entry ni na kung sino mang trader niyo, pwede niyo naman siyang manually close para di kayo matalo. So yun lang, very quick video lang to, no. So again guys, top 5, okay, top 5. Pag wala sa top 5, huwag muna, okay? Chill muna kayo. Okay? Ganun lang. So yung top 6 to top 10 medyo alanganin na ako diyan eh. Pero yeah, kung makukuha niyo si Owens na ako, mas mataas yung chance niyo. Pero natatalo pa rin to, guys, ha. So not a financial advice, of course. Again, only invest what you can afford to lose. Ako $10 a day lang ginagawa ko. So yun lang.